Ibig mo sabihin, may nakita kang aksidente ang mangyayari sa kanya? Oo. Ay, bakit nandito ka pa? Sigurado ka ba sa pasya mo? Hindi ka aalis dito? Alam mo, Mr. Jam? Bakit? Nandito ako sa mundo. 400 years ago. Marami na naging pagbabago. Mga bagay na hindi ko inaasahan. Mga hindi ko inakalang mauulit. Hanggang sa makauwi ako. Ina, Ama, siya po ang dahilan kung bakit buhay ako. Iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano ka namin pasasalamatan. Huwag ka sanang mahiya dito. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo at kumain ka ng mabuti. Nagdala ka ng kahihiyan sa pamilyang ito at sa amin ng iyong ama. Sana hindi ka nalang umuwi sa tahanan natin. Ina! Mamatay ka na! Matagal ka ng patay para sa amin. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Ang mabuti pa, umalis ka na. Lumayo ka na rito! Mananagot tayo pareho. Pag nakita tayo ng iyong ama, tiyak na magagalit siya. Hindi ako makatanggi nang inutos na pumasok ako rito ang pangwakasan ng iyong buhay. Kaya umalis ka na! Lumayo ka na rito. At ituring mong patay ka na. Ina! Bakit, Ana?
Bakit ka nagdala ng isang lalaking hindi namin kilala? Para sa iyong ama, ang pinakamahalaga ay ang karangalan higit sa sarili niyang anak. Alam mo naman yun, hindi ba? Ina, siya po ang nagligtas ng aking buhay. Ina, nasaan na po siya? Ano bang nangyari sa kanya? Hindi pa ba siya namamatay? Ano bang nangyari? Inubos niya po ang pagkaing nilagyan namin ng maraming lason. Mabisa ang ganong karami para mamatay ang isang baka. Yun po ang lagi namin ginagawa. Hindi ko po alam kung bakit buhay pa siya. Kahit na yung sakit na inakala ko makakalimutan ko, naghilom kasama ng panahong lumipas. Pasensya na, hindi ako nabuhay ng ganyang katagal katulad mo, kaya hindi kita maintindihan. Pero isa lang ang naiisip ko ngayon. Ang mga nila lang, pinahihirapan ang sarili kahit alam nilang mamamatay sila o mawawalay sila sa mga mahal nila sa buhay. Nagmamahal pa rin na parang wala nang darating na bukas. Ganun ka mang mga nila lang, hindi makapag-isip ng tama. Pero lilipas ang panahon na parang walang nangyari, malilimutan natin ang sugat na naghilom. Gayunpaman, kahit gaano pa kahalaga ng bukas, mas mahalaga pa rin ang pangkasalukuyan. Kaya sakaling may masamang nangyari kay Yiwa, natitiyak mo ba sa sarili mo na hindi ka masasaktan? Si Steffi Chuan ay unang lumabas sa TV commercial at naging dramatic actress sa isang historical movie na naging top rating sa buong bansa. Pinagbidahan niya rin ang isang pelikula bilang child star na naging magandang simula upang sumikat siya ng gusto sa larangan ng pag-arte. Lahat ng pinagbidahan niya ay naging top rating sa buong bansa. Kaya binansagan siya ngayon ng mga fans na nagmamahal sa kanya na national goddess ng bansa. Sinong first love mo? Ano ba namang klaseng tanong yan? Marami nang nanligaw sa akin. Kahit nagka-boyfriend na ako noon, wala akong matatawag na first love ko. Nung bata ako, matik na akong masagasaan ng trailer truck. Pero may isang lalaking nagligtas ng buhay ko. Hindi ko alam ang pangalan niya. Matangkad siya, saka gwapo. Tinulungan niya ako. Napakabilis na mga pangyayari. Pero napaka-misteryosa ng mga tingin niya sa akin na parang nakita na kami dati pa. Kaya nga lagi ko siyang naaalala. Hindi ako sigurado kung naaalala pa niya ako ngayon. Pero, makikilala ko siya. Sakali magtagpo uli kami. Kung gugustuhin ng tadhana. Araw na nawawala ang isang sikat na aktres galing sa isang cruise party, ilan sa mga kaibigan niya nagkumpirma nito. Ang search team ay may natagpo ang katawan mga alas 4 ng hapon sa ilalim ng Sogang Bridge sa Han River. Bawal po kayo dito. Pakiusap ko. Iniimbestigahan na ang pangyayari upang makatiyak kung ito na nga kaya ang aktres na nawawala o hindi.
Sir! 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 Teka, sandali lang. Hindi pa tapos ang investigasyon. Wala pa nga. Hindi pa tapos ang investigasyon. Kulit niyo talaga! Alam na nga natin to. Ilang dekada na tayo mga investigador. Umiinom siya ng antidepressant mula pa noon. Sabi niya pa nga sa Twitter 3 days ago, life is so hard and depressing. Marami ako nakausap ng mga kaibigan niya at iisa lang ang sinasabi. Halos araw-araw daw naglalasing. Para sa akin, suicide case ito. Isang sikat na aktres na di makamove on, nag-suicide habang lasing. Tapos! Si Peter yun ang may hawak ng kaso. Hindi yun sasangayon sa sinasabi mo. Isa pa, gagawin niyang lahat para alamin ang katotohanan. Ay! Bakit kasi sa jurisdiction ko pa nangyari ang krimen na to? Kabisit! Di ako makapagtrabaho dahil sa mga reporters nito. Gusto ko na sana isara itong kaso. May meeting tayo. Hello, Detective Park. Ah, yes. Nice to meet you, sir. Ako si... Oh, alam ko. Prosecutor you. Alam mo, mukhang dapat isara na natin ang kasong ito. Ayaw siyang ipa-autopsy ng family niya para daw walang gulo. Isa pa, wala namang sign of resistance, kaya hindi rape ang kaso. Wala rin sign na may mga galos siya o sugot sa katawan. Ha? Huh? Alam mo na yun. Wala talaga? I-check mong mabuti. Ang dami ko nang nahawakan ganitong kaso. Panoorin natin ang CCTV camera. Sa tingin mo, sasabihin kong isara na natin ang kaso. Kung di ko pa nakikita. Hindi lang dapat tingnan. Panoorin natin ang husto. Eksaktong 77 guests ang nagsidalo sa cruise ship party. Lahat ng guests kilala at kaibigan na ikakasal. Mga rich people. Which means walang outsider na nakapasok sa party at lahat ng nandoon ay staff at imbitado ng host. Celebrity at business tycoon ang kinasal kaya lahat ng mga invited guests ay mga sikat din at kilala sa lipunan. Pati mga reporters, kaibigan ng newlywed. Pilim-pili ang lahat ng mga naging saksi sa kasalan nila. O, tingnan mo. Red carpet talaga kasi all-star cast. Hi. Ay, naku naman. Napakalamig. Ang ginaw. Kasi dapat mag-suit ka ng tamang damit. Mag-long sleeves ka at saka turtleneck na dress. Ako naman. Bakit hindi invited ang mga manager natin? Ayaw nilang maglikang picture sa media. Ay, ano bang big deal dun? Alam mo, ang mga gaya natin dapat serene ang kasal. With class at piling-pili ang mga invited. Pang sikat lang. Ganun ba? Iimbitahin ba ako kung wala akong regalong mamahalin? Ikaw talaga, nagbibiro ka na naman. Kailan ako nagsalita ng biro lang? Oh, Jackson! Jackson! Hi, Jackson. Tagal natin hindi nakita, ha? Kamusta ka na? Great. Better than ever. Buti naman. Uy, dadaratsyahin na kita, ha? Meron ka na bang dinadate ngayon? Bakit? Sabi ni Rachel, taga SNC daw ang pakakasalan niya balang araw. Dalawa lang kayong magkapatid, hindi ba? Kung hindi ikaw, si Winston. Ba't ako? I don't even know her. Si Rachel Han, model ng mga damit namin sa department store. I only know her by pictures. Ah, ganun? Sabi ko na, style niya lang yun. Kapal niyang face niya magsinungaling sa akin, no? Nagawa niyo ko tayo ng beauty ko? Steffi, naririnig ka ng guests. Alam na ng lahat na hindi talaga kayo magkasundo ni Rachel. Ano ngayon? E, totoo naman yun. Nasaan ang bride? Kailangan ko muna siyang mabati. Bye-bye! Hi, dear! Uy! Siyempre, bisibisihan ka sa wedding of the year. Kailan ka ba nagpunta sa dermatologist? Ay, gusto kong malaman ang sikreto niyan. Schedule natin yan, ha? Nagpaayos lang ako ng konti. Halata ba? Sa sobrang bata mo, baka mapagkamalan kang Barbie doll ng groom. Oh, joke yan. Hindi ako naniniwala. Congratulations! Thank you. Uy, girl. Akong sasalo ng bouquet mo, ha? Akala ko pa naman kay Noemi ko bibigay. No need. Break ka sila ng boyfriend niya. You mean, may boyfriend ka ngayon? Exactly. Kakasal ka na? Malita ako may fireworks display tong wedding mo. Oh. I'm so thrilled. I will make a surprise announcement for everyone. Magpapasikat ka na naman sa party ng ibang tao. Pambihira ka naman. Ginaya mo pang suot kong sapatos.
Pareho sila. Bakit ko naman gagayahin ang sapatos mo? Matagal ko nang binili sa Korea to nung mall show ko. Please, wag naman kayo mag-away. Dito na kayo. Para sa picture natin. Kunan niyo na kaming lahat. Okay, sige po, ma'am. Lapit lang po ng konti sa bride. Halika, halika. Okay, good. Sandali. Anong klaseng pose yan? Kunan mo na. Now. Kainis na bigla ako sa flash. Isang picture pa nga, please. Okay, tingin muna sa camera. One, two, smile. Nasaan na si Rachel? Hindi ko pa nakita. Bakit? Galing siya sa ladies room. Naiwan niya to. Teka, nag-away kayo ulit? Ay, kailan ba kami hindi nag-away? Nagugutom na ako. Ito na lang. Wala nang ibang food. May gusto kong iba? Meron pa nito, at saka caviar. Ayoko ng mga yon. Waiter. Yes, ma'am? May C-squirt kayo? Po? Ano ka ba? Wala silang C-squirt na siniserve. Ah, hindi. Nasa dagat tayo, kaya dapat seafood ang siniserve nila. Soju at isang order ng C-squirt, please. Bakit? Nakakahiya ba ako? Director Park? Hello po, Direk. Oh, hi. May movie pala kayo ngayon? Nakita ko yung script. Ang ganda ng storyline nyo. Paano mo pala nabasa yung script namin? Nagbilin lang hindi yun dapat makalabas. Direk, di po ba binigyan niya si Steffi noon? Habang nagbabasa siya, nakikibasa rin ako sa likod. Kung may open pa kayong role, tawagin niyo lang ako, ha? Okay, tingnan natin. But before that, sumama ka sa akin. Iinom tayong dalawa. Direk? Ay, nagtataka ka. Ang sabi mo, tawagan lang kita. O ano? Huh? Are you sure? May sponsor ng film? You need sponsors para sa film. I heard itong film nyo, SNC ang katulong nyo mag-produce. And I believe, wala pa nga may gusto mag-produce nito. Teka, sino ka ba? Ah, brother nga pala ako ni Jackson Lee. Winston Lee of SNC. Decided to agree on the project. Pero wala naman siyang alam sa arts. At wala rin siyang idea kung paano gumawa ng isang film. Ang daming beses nga niya nag-email sa akin para lang alamin ko anong dapat gawin. Nung nabasa ko yung storyline niyo, hindi ko nagustuhan. Kaya ang ipapayo ko kay Jackson, i-drop na lang. Winston, ba't mo ginawa yun? Nagtatanong ko po. Hoy, di mo ba kilala yun? Ginagamit niya mga babae. Huwag mo nang kakausapin yun kahit kailan, ha? Maliwanag? Oo na. Pitiwan mo na ako. Tandaan mo, ang lalaki di mo pagkakatiwalaan. Kaya kapag nagka-boyfriend ka, ipakilala mo kagad sa akin. At makikipag-date ka lang sa lalaking nakilatis ko at nakilala ko na. Ano ba kita? Ako? Ako ang future husband ng mahal mong best friend. Siya ka pala. Nasa si Steffi? Umiinom siya kanina. Na naman? Ano ba naman to si Steffi? Diyosa talaga ng mga alcoholic. Ba't siya umiinom na ganun karami? Hindi naman to drinking party. Hay! Steffi, ingat ka! Ah!
Ingat ka! Okay ka lang? Okay lang. Si Steffi biglang nawala. Sabi mo, umiinom eh. Pero kanina, nasa taas lang siya. Meron ba nangyari? 1 hour late dumating yung cruise, ha? Balita ko, merong nawawala na guest sa cruise ship. Nawawala? Sino? Ewan ko. Lucy? Hi, ano nangyari sa inyo? Si Steffi kasi nawawala. Hindi namin siya makita. Ano? Yung boss ko? Saka si Rachel. Nawawala rin si Rachel. Kanina pa rin siya hinahanap ng mga tao. Ano? Steffi! Teka. Inunong mo yata lahat ng alak eh. Saktong 1:42 ng madaling araw, si Steffi ang pinakahuling tao na lumabas sa cruise ship na ito. Binaliktad na nila ang buong cruise ship, pero si Rachel Han wala talaga. Naglaho na lang. Anong approximate time of death? Teka, kasi... According sa investigation, huli siyang nakita, ito. Huli siyang nakita na kasama si Steffi na nasa loob ng ladies room. Ang sabi, nagtatalo silang dalawa noon. Nag-aaway. At mga 11:30 daw ng gabi nangyari yon. Napansin ng mga guests na nawawala si Rachel. Mga 12:30 na ng madaling araw. Kaya within 1 hour, nangyari ang krimen. Kainis talaga. Sir, kanina pa tumatawag sa akin ang mga reporter na ito. Kinukumpirma ko si Steffi ang dahilan ng pagkamatay ni Rachel. Paano mangyayari na si Steffi ang may kasalanan? Ewan ko. Ang alam ko, galit sila sa isa't isa. At hindi na chismis yun. All tales and gossips are very powerful. Noon, ang mga gossip nagsisimula sa public well habang nag-iigib ang mga tao. Pero sa ganitong panahon, sa coffee shop na nangyayari yon, o sa pubs, sa spa, sa lounges, o sa internet blogs. Habang nagpapahinga o nag-e-enjoy sa isang bagay, basta maisip, sasabihin agad. There are also fatal gossips, which eventually kills people, or themselves. Uy, pakinggan niyo to. Na-badtrip daw si Rachel kay Steffi, Chon. Na-depressed tas nagpakamatay. Pinahiya daw kasi ni Steffi si Rachel. Talaga? Si Steffi hindi na naman pumasok. Paano papasok yun? Hindi siya makalabas matapos ng ginawa niya. Napanood niya yung video sa YouTube? Ibang klase talaga to si Steffi Chon. Patingin nga. Eto. I guess ang dapat pag-usapan ng mga tao yung mga films ko at ang buhay ko kasi wala ka namang pinagbad. Ang tari niya. At isa pa. Grabe ka. Away talaga yan. Marunong magdara. Oya, pakinggan niyo. Kaya bakit kapag aagawa ng mga direktor, wala kang karapat na maging artista? Nakalimutan ko, 4% lang ang rate ng huli mong series. Ang pangit kasi ng choice mo, te. Yun yung tinanggihan ko. Yun yung sabi na tayo na rin niya. Kasi pagkakad yun yung nagkama at yun ang sinalubok mo. Ako na magbibigay. Para sa iyo itong drink ko. Ang bangkay na natagpuan sa Han River ay kinilalang si Rachel Han ng TV industry. Lahat ng fans niya ay nagluluksa. Nagpunta siya sa wedding ng kaibigan niya na sa cruise ship ginanap. Isa yung evening wedding at doon siya nawala. Manager niya nag-request na magsagawa ng search and rescue. Nabigla ang TV industry sa pangyayaring ito at sa biglang pagkamatay ng nasabing aktres. Ayon sa mga fans niya, ang naging dahilan kung bakit siya nag-suicide ay ang matagal na niyang kaalitan na si Actress C. It's true. Kumalala na ng gustong depression na Rachel Han ngayon. Si Steffi ang naging dahilan nun dahil ilang beses na siyang pinahiya nito sa harap ng maraming tao. Kahit na sino mapupuno sa galit. Si Rachel kasi masyadong mabait at walang tipo. Mas gusto niyang lumalaban ng maayos. Sabi pa nga niya sa akin bago siya mamatay.
feel hurt because of her. Sinungaling! Bago siya nag-alit. Bangkay na natagpuan sa Han River ay kinilalang si Rachel Han ng TV industry. Lahat ng fans niya nagluluksa ngayon. Si Rachel Han... Nagpapalitan na naman kayo ng comic books niyo. Ship yun ginanap. Kaya mo na. Kung saan siya nawala. Ni-request ang... Sabi ko, bawal yan dito. Sabi niyo makikipaglaro kayo kay Tiger Woods at tatawagan niyo si Steve Jobs para iusin ang computer niyo. 800 won lang naman ang ibabayad niyo sa books. Alam mo, kahit rich people, guripot na rin. Ayaw matagal. Tsaka comic book lang to, no? Nag-suicide. Tingnan mo sinasabi sa balita, pare. Steffi Chon? Nag-suicide nga si Rachel Han nung dahil kay Steffi Chon. Grabe naman yung balita, no? Pare, maldita nga talaga si Steffi. Ay, naku. Gusto mo pa naman siya pakasalan? Ngayon, burado na siya sa listahan. Oh. Sandali nga. Kung totoo man na maldita to si Steffi Chon, di naman niya kayang pumatay. Oh. Kilala ko siya kasi school friend ko siya noon. Oh. Aba, ano nakakatawa? Sabi mo, huwag kami magsinungaling. Ba't sinasabi mo, friend mo si Steffi Chon? Grabe ka naman, imposible yun. Tsaka, pwede siguro kung regular customer mo siya. Grabe. Galing pala nito magpataw eh. I know. Hindi maganda lumalabas ang mga articles ngayon. At ang mga tao, hindi magandang response. Mr. Choi, bakit hindi mo ako sinasagot? Sabi mo, buddy mo ako at golf partner kita. Ang mabuti pa, pumunta kayo sa unit ni Steffi. Ano? Unahan nyo ng mga reporter na pumunta. Dali! Opo. Pasukin niyo! Kailangan may interview si Mr. Choi! Ano ba? Trabaho lang po natin ito! Hindi yung kotin niyo! Hindi yung gagawin ito! Hindi yung gagawin ito! Hindi yung gagawin ito! Steffi Choi! Steffi! Oh, bakit? Pupunta ka sa basement ng condo, dali! Bakit? May shooting ba ako dun ngayon? Hindi ka ba nanonood ng TV? Si Rachel Han, natagpuan na kanina! Jugi na siya! Oo! Oh. Hindi nga! Aksidente? Ano daw nangyari? Hindi ko rin alam kung paano, pero matsutsugi rin tayo! Bakit? Basta umalis ka na bago ka pa makita ng mga reporters! Sumakay ka sa elevator! Bilis ka na! Oo, heto na nga! Ay hindi! Huwag sa elevator! Bakit? Di pwede? Yung reporters, baka dyan lumabas! Maghagdan ka! Hagdan? Teka muna sandali! Bakit? Ano? Saan ba talaga? May mga dumaan sa hagdan! Bumalik ka muna sa unit mo! Babalik ako? Oo! Teka! Bakit ba ako natataranta? Pwede ba mamaya ako nalang ipapaliwanag? Wala na tayong oras! Ganun? Ay! Teka, ano nga pala yung code ko? Ewan po, pinalitan mo kasi kahapon eh! Alam mo yung pinalit kong code, Kahinis! Ay! Ay, lumabas ka, Steffi Chon! Sigurado ba talaga kayo? Steffi Chon! Saan siya kaya siya? Oo, no. Alam ko, tinawagan siya ng manager niya. Okay. Hintayin na lang natin lumabas. Ibang katulog ba? Ano ba nangyayari? Tulungan mo naman ako. Pag lumabas ako dito, siguradong tsutsugihin nila ako. Pasensya ka na talaga, pero sasagarin ko ng kakapalan ko, ha? May ramen ka ba dyan o kahit kaning lamig? Alam mo, kung gabi pa kasi ako hindi kumakain, gutom na talaga ako. Labas na. Lumabas ka na.
Hindi tayo sabay-sabay. Tama, maya. Hindi talaga lumabas yun. Oh, boy. Nandito ako sa harap ng unit ni Steffi Chun. Kakausapin namin siya tungkol sa pagkamatay ni Rachel Hunt. Ngayon, pipindutin ko ang doorbell niya. Wala po nang bumukas sa akin. Sandali. Tanungin po natin ang kapitbahay niya. Excuse me. Sir, nakita niyo po ba si Steffi Chun? Ilayo niyo sa akin yan. Napaka-imposible naman nun. Ba't naman ako sisisihin nila ngayon? Saka ba ako siya magpapakamatay ng dahil sa akin? Alam ko, pero naniniwala doon ang mga tao. Pero palagay ko, dapat huwag ka munang lalabas. Kung nasa unit ka ngayon, diyan ka lang muna. Huwag kang mag-i-internet. Sige. Yari, lobat na ako. Malas naman. Pager lang ang gamit niya at hindi cellphone. Wala rin siyang landline. Ay, grabe. Saan planeta kaya siya galing? Hindi na nga ako makakalabas. Mama! Pagod na ako! Kumusta na si Steffi? Hanggang sa bahay ba? Sasagutin ko yan? Magpahingahin niyo naman ako. Hmm? Pang ilang daan na kayo sa mga taong nagtatanong tungkol sa kaibigan ko. Pagod na ako. Isa pa, hindi ko siya matawagan. Nako, I'm so worried. Si Papa. Alam mong busy siya palagi. Tama ang mga sinabi niya. Nino naman. Nung manghuhula na kinausap ko kanina at ang confirmation, katapos na daw ng career ni Steffi ngayon. Magkakaproblema siya at masasira ang image niya. Pero yun lang ang kanya na-predict. Pero anak, may magandang balita. Pagkalubog ni Steffi, ikaw naman daw ang kapalit na sisikat. Ma naman. Hindi ka na talaga nakakatuwa. Hmm? Best friend ko siya. Mahirap siyang magustuhan, pero more than 10 years na kaming magkaibigan. Kala niyo po ba matutuwa ako sa mga balita niyo? Hmm. Besides, para niyo na siyang anak. Ba't pa kayo nagpahula? Kung ganon, hanggang kailan ka magiging supporting actress? Hanggang doon na lang ang gusto mo? Ako ayoko. Pakiramdam ko pati ako supporting actress. Ma, ano ba? Oo. Alam mo ba kung bakit masaya ang buhay? Kasi hindi mo alam ang mangyayari kaya masaya. Makinig ka. Hindi mo alam ang mangyayari. At kung matagal mo nang minamahal si Winston Lee, ilapit mo ang puso mo. Panahon na para ikaw naman ang pansinin ng mundo. Anak kita, Lucy. At ayoko na pag-iiwanan ng anak ko. Eh, di gawin niyo lahat ng makakaya niyo. Kala ko nag-iimbestiga na kayo. Hindi nila alam kung suicide o aksidente nangyari. Mga engot ba silang lahat? Nai-stress ako sa iyo. Ako nang bahala sa investigation, okay? Sir, nag-uusap kami. Mamaya na. Sir, galit na po ang mga sponsor. Huh? Sir, kakancel nilang kontrata. Ididimanda daw tayo. Yung crew ng film, kakausapin tayo. Bakit? Sir, kasi yung viewers bulletin naka-shutdown na. Basta Lionel, pipilitin naming ayusin ang lahat ng problema. Mag-relax na lang kayo. Ako nang bahala dun. Excuse me. Teka, Manager Han. Di ba nag-usap tayong dalawa tungkol sa contract renewal ni Steffi? Hmm? Baka gusto mong ayusin ngayon. Okay na ako. Hmm? Ha? I'm ready. Ilan taon na rin tayo magkasama? Ngayon pa ba tayong dalawa magkakahiyaan regarding my daughter's career? Para sa akin, importante pa rin ang loyalty. Oh, paano? Kailan siya pipirma? E, check ko na yung pipirmahan. Teka. Sandali, wala akong hawak na kontrata ngayon. At saka, hindi pa ako ready ngayon. Okay, sige. Alis na ako, ha?
yung ginagawa ni Steffi? Ah, buwisit siya. Bigla pa naman akong iniwang mag-isa. Nangihingi pa naman ako ng pagkain sa kanya. Ah, walang puso't kaluluwa. Ang tigre talaga, biglang dumarating. Lalo pag may sinasabi ka. Gusto mo, sabayan mo ako sa ramen? O sige, samahan mo na lang ako. Kailangan ba? Ayokong kumain ng mag-isa. Nawawalan ako ng gana pagka ganun. Ay naku, wala talaga itong pakisama. Parang galing ng ibang planeta. Tumanggi ba naman sa akin? Iyaya ko na mo. Ay! Naku! Naubos ko lahat. Tatlong subo lang ang dapat kong kainin. Tataba ako! Saan kaya dito yung banyo ng unit niya? Oh! Wow! Super ganda ng painting! Parang totoong luma na. Tatlong buwan sa Earth. Ano yun? Ay, kabayo! Oh, ginulat mo ako? Ah, pambihira ka naman, oo. Oh. Wala ka pa sabi. Kanina ka pa ba nandito? Ikaw ang dapat kong tanungin. Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo? Kasi hinahanap ko kung saan yung banyo mo. Sorry, ah. Ano bang klaseng lugar to? Ano bang mga libro to? Meron ka bang sideline? Nangungulekta ka ba ng mga lumang libro at saka mga lumang painting? O nag-i-invest ka sa mga antique? Labas na! Alis na! Pasensya ka na, ako pumasok ako sa library mo. Pero di ako pwedeng lumabas dito. Di ko na problema yan. Baka mamaya kung anong gawin nila. Makasakta nila ako dahil sa polis. Ayoko nga. Saka kapag lumabas ako dito sa unit mo, ano na lang ang chismis na aabutin mo? Wala akong pakialam. Alam mong nasa isip ko? Ang teacher, dapat, inaalagaan ang mga estudyante niya. Alam ko medyo kakaibang sinasabi ko, pero parang ganun naman ang relasyon natin. Ilalaglag mo ba ako? Kailangan tulungan mo ako bilang estudyante, lalo pag nalilito ko. Sino bang teacher ang sinasabi mo? Ikaw. I'm sorry, pero hindi ko kinoconsider na regular student kita. Labas na, bago kita kalad ka rin. Nuba! Nuba? Pitawan mo nga ako! Ano? Sabi mo, di mo ako regular student. Kaya ba't ako sa'yo makikipag-usap ng formal? Eh, chusero ka talaga. Excuse me, Miss Chon. Bakit, Mr. Mateo do? Ipakita mo nga sa'kin ang ID mo.
Mas bata ka sa akin. Tama ako, di ba? Alam mo, hindi lang ako mayayari pag pinalabas mo ako dito. Siguradong pag-uusapan tayong dalawa. Kasi, ang lalabas sa balita, meron akong secret lover na katabing unit ko lang. Gusto mo bang makita ang pagmumukha mo ng mga estudyante mo at lahat ng tao dito sa Korea? Ha? Gusto mo bang sundan ka ng lahat ng mga fans ko? Di madali yun, sir. Maiirita ka. Kaya dito lang ako. Wala kang choice. O, sige. Basta ang gusto ko, wala kang gagalawin. Promise ko. Promise ko. Pangalawa, ayoko nagtatanong ka sa akin. Di na. Oo nga. Gusto ko magkamay tayo para okay na. Thank you, ah. Pangatlo, gusto ko isang metro ang layo mo sa akin. Ay, pambihira ka naman. Ayaw mong lumapit sa isang maganda? Alam mo ba kung sino nakakatabi ko sa mga pelikula? Ha? Si Jung-ho, Kang Dong-won, bilang lahat sila mga heartthrob! Ibang klase ka? Ikaw lang ang tanging lalaking umayaw sa akin. Siguro bakla ka. Ayaw siyang ipa-autopsy ng family niya. Naniniwala din ng mga pulis na suicide ang ginawa niya. Yun din ang pinaniniwalaan ng media. Mukhang masasara na ang kaso ng pagkamatay niya. Kaya lang, mayroong mga video at phone calls na nakuha sa laptop ni Rachel Han. Tinapon ko ang laptop, pero may mga ebidensyang kinuha niya ang mga files. Nasaan ang kopya? Chine-check ko sa black box ng kotse niya. Nilagay niya sa USB na nasa clutch bag niya. Yung clutch bag niya na ginamit niya sa wedding. Nakuha mo? Hindi po. Wala na rin sa cruise ship. Kunin mong CCTV. Hanapin mo kung nakanino. Ngayon din. Yes, sir. Jackson! Iwan mo na kami. Bakit? Nasa news. Si Steffi bang may sala sa nangyari kay Rachel? Di mo pakali. May kilala ka reporters, di ba? Bakit yun suicide? Baka aksidente yun. Oh, malay mo. Meron pumatay sa kanya. May ganitong case din sa ibang lugar. Murder na kinover up. Pinalabas lang na suicide. Iniimbestiga na. Lalabas din ang totoo. Ay, di dapat na sana ang media ngayon. Yes, I know. Ay, hindi na magpakita yun, ah. Hindi, naku eh. Ay ba? Basta ako magtsatsaga. Ano meron dito? Bibilisan mo na. Ang scoop nga yun. Kaso naman, kayang bang balita. Baka may balita pa sa iba. Okay dyan. Gusto niyo nito? Grabe. Hello, hello, sir. Oh, sir, dito po kami. Hindi pa hulo malabas. Excuse me. Saan network ka? Ako si Carlo Kim ng Dehan Daily. Genre na ng UL newspaper. Maiinis ka lang. Kanina pa kami dumo-doorbell dyan. Isang malaking news kapag biglang dumating dito ang boyfriend ni Steffi Chun. Sir, saluhan mo naman kami dito sa dinner namin. Liga na, huwag ka na mahiya. Join us. Dali. Ah, wala naman lalabas dyan eh. Salamat na lang. Halika na, marami tayong pagkain dito. Ha? Deliver na tayo. Upo ka. Nakutog na ako eh. Sarap na sila. Oo, eto. Marami pagkain. Masarap. Tingin nga niyan. Masarap yan. Eto ho, oh. Sigurado ba kayong nasa loob siya? Oo naman, nandyan. Pero hindi siya mailabas ng manager niya. Nasa loob nga siya! Hindi niyo ba naisip? Baka sa mga oras na to, nahilo na siya sa buto. Totoo ba? Ikaw ang dahilan kung bakit nag-suicide si Rachel Han? Nakita mo naman si Rachel Han, di ba? Siya ba ang tipo na magsusuicide nang dahil lang na-insecure siya sa tulad ko? Siyempre, hindi niya gagawin yun.
Nung huli kami makita ni Rachel. Pinagmamalaki niya sa akin na magpapakasal na daw siya. 30 years old lang si Rachel. Bakit ganito ang nangyari sa kanya? Wala akong ginagawang kasalanan. Pero bakit parang ako may kasalanan? Kailan mo ba huling nakita si Rachel? Huli ko siyang nakita nung... Bakit hindi ka nagsasalita? Sino ba yun? Tayo pa ba? May relasyon pa ba tayong dalawa? Si Rachel... Close friends ko at lahat ng close friends mo nasa party na to. Hintayin mo kung anong announcement ang sasabihin ko sa kanila mamaya. Sabi ko magugulat sila sa ipaalam ko. And I'm sure pati ikaw magugulat. Mag-ready ka na. Rachel. Nade-depress ka pa rin ba? Depende sa treatment na matatanggap ko sa'yo. Tinigil ko na rin ang medication. I'm happy that you're okay. Ang gusto ko, healthy ka. Ano yun? Ibig sabihin sila na nga. Ay, sinungaling pala yung Jackson yun. Ay, kabayo! Rachel, anong ginagawa mo? Teka, nakikinig ka ba? Medyo. I-announce ko na mamaya ang wedding naming dalawa. Si Jackson ba ang dapat mong pangasawa? What's your point? Sa totoo lang, hindi ko type ang beauty mo yan, Rachel. Pero sa tingin ko, ikaw ang babaeng gustong maging girlfriend ng mga lalaking macho. Bakit? Mukha ba ako madedepress kung sakaling hindi niya ako magugustuhan? Ikaw na nagsabi noon, di ako. Siguro nga. Huwag kang magpatawa. Marami ka pang hindi alam. May malaking dahilan kung bakit hindi niya ako kaagad mayayang magpakasal noon. Anong rason ni Jackson? Tingin mo ba dapat ko pa yung sabihin sa'yo? Okay. Tingin mo ba gusto kong alamin yun? Hihinto na ako mag-artista pag nakasal kaming dalawa. Makasaya ka na dahil wala ka ng magiging kaagaw. Huwag kang mag-alala. Dahil ngayon pa lang, nag-e-enjoy na ako ng gusto. Kahit kailan buwisit ka, hindi ka nagpapatalo. Nakakabuwisit ka rin, Rachel. Ay, burara ka palang peste ka. Yun ang huling pagkikita namin. Sinubukan kong ibigay ang clutch bag niya pero di ko na siya matagpuan. Tapos wala na akong maalala sa sobrang kalasingan. Bakit? Ang totoo, may kakaibang nangyari kagabi. Ay, sir, nahihilo na utak ko sa kapapanood ng CCTV camera na ito. Sinabi ko na nga sagutin, di ba? Sir, inaantok na talaga ako. Teka, sino kaya ito? At mukhang wala siya sa listahan ng guests. Sino? Siya. Sino? Si Steffi Chon? Hindi siya. Ang lalaking ito. Ah!
Alam mo, nakatulog ako sa cruise ship. Meron akong napanaginipan. Nakita kita sa panaginip ko. Parang ang totoo. Di ko alam kung totoo nga yung nangyari. Tama ka nga, sir. Wala sa guest list ang lalaking ito. Di rin sa staff o personal ng cruise ship. Teka, tingnan mo to. Oo nga, no. Bigla siyang nawala. Oo nga. Ako, sir, wala na nga. Hindi kaya muto yan, sir? Oo nga, isa yung multo. Ako, sir, di ko naman ginawa ito, no? Di kaya yun ang multong kumuha sa katawan ni Rachel Han? Ay, nakakakilabot naman. Naku. Sandali. Dalawa silang naglaho. Sino pa? Nung bigla siyang nawala. Nawala din si Stevenson. Anong umahi kayo? Sa sobrang linaw, akala ko talaga totoo yung nangyari ng mga oras na yun. Teka nga, nandun ka ba kagabi? Imposible mangyari yan. Imposible nga. Di ka naman papapasukin. Pero sigurado ako, nakita kita sa wedding party sa cruise ship. Ano palang ginawa mo nung gabing yun? Haligan ko? Pwede ko na sana siyang halikan. Pero hindi ko tinuloy. May mga pagkakataong dumaan. Natauhan lang ako. Ano ba ang gusto mo sabihin sa akin? Ginoo. Para sa'yo. Kilala mo ba si Danwon? Si Danwon at Kim Hong-do, sila ang mga nagpinta ng larawan ng Crown Prince. Sa lahat ng larawan, yun ang pinakakilalang pinta. Tanggapin mo sana bilang pasasalamat. Siya nga pala. Para sa'yo din ito. Paano ko tatanggihan ang pinakamagandang babae sa Hanyang, lalo na ang mga halik niya? Kaya lang, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Alam mo ba kung saan nagmula ang pagkatao ko? Ginoo?
sa mga bituin ako nagmula. Ngayon, tanggap mo ba yon? Di ka makapaniwala? Kaya nga, nagmula tayo sa magkaibang bituin. Sabihin mo na lang ang totoo na ayaw mo sa akin. Huwag ka na magsinungaling. Dahil masyado ako nasasaktan. Masama ka pala.